Hello po again sa mga online racketeros and racketeras natin dyan. Especially po no, doon sa mga may hilig sa crypto trading, sa mga gusto matutong mag-trade at gusto pong kumita. For this video guys, ay gusto ko pong i-share sa inyo kung pwede pa ba or safe pa bang bumili ng Ethereum sa panahon ngayon. Pero bago po ang lahat, if you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe and please click the bell button na rin nang sa ganun ay araw-araw po kayong ma-update sa mga videos na ina-upload natin. Also, please like my Facebook page, Online Racketero, and join my Telegram channel. Ilalagay ko po ang link sa description section. Alright guys, the question is, safe pa ba or okay pa bang bumili ng Ethereum ngayon? Lalong-lalo na if you will check no, if we will check the price right now po no, January 16, 2021. Ang price po ni Ethereum ngayon ay nasa 57,000 na po isa. Okay? So isang Ethereum ay nasa 57,000 na po guys. No, imagine that. If we will look back guys, no, last year. If we will look back last year, ang price po ni Ethereum ay nasa 7,000 lang guys. Nakikita nyo guys, no, na imagine nyo, nako-compute nyo guys. Kung nakabili tayo ng Ethereum last let's say April, the price of Ethereum ay 6,000 lang. At kung nakabili ka kahit 10 guys, kahit 10 Ethereum last April at hinayaan mo lang siya, hinold mo lang siya, pinabayaan mo siya sa wallet mo, kahit anong wallet yan, pwedeng coins.ph o kaya Abra wallet, guys, ang price niya ngayon ay nasa 57,000 na po. Imagine that kung may 10 Ethereum ka na, nasa 500,000 na mahigit ang pera mo. Kung bibili mo siya last April, ang 10 Ethereum ay nasa worth 70,000 pesos lang. Imagine that, yung 70,000 mo after 1 year, automatic magiging 500,000 pesos. So kung naniwala tayo last year, no, kung nakasabay tayo last year, ay aba, maganda-ganda na yung profit natin ngayon. So almost times 10 or times 5. Or times 3 po, or times 7 po, no? Yung tinaas ng price ni Ethereum last year. And right now, the question is, safe pa bang bumili? Kasi ang taas na ng presyo, kikita pa ba tayo pag bumili tayo ng presyo, I mean ng Ethereum ngayon? Guys, kung i-check po natin, no, yung price prediction po ng Ethereum this 2021, sabi rito, we will see a phase 1 of Ethereum 2.0. Itong Ethereum 2.0 po, no, nagkaroon kasi ng upgrading sila kasi nagkaroon nga ng problema sa Ethereum dahil sobrang mahal ng gas fees nila or ng transaction fees. Umaabot ng 200 to 1,000 pesos bawat transaction sa kanila, kaya medyo mahirap bumili, no? Mahirap mag-send ng Ethereum. Pero guys, no, if we will check the prediction po this 2021, ang price po ni Ethereum ay pwedeng umabot ng $1,500 and that is 75,000 pesos or near term and 2,500 sometime by the end of 2021. So pwedeng umabot siya ng 100,000 pesos ang price ni Ethereum ba bago matapos ang taong ito. Ulitin ko guys, ang price ni Ethereum ay pwedeng umabot ng 100,000 pesos bago matapos ang 2021 based po sa prediction po, no, ng mga analyst. So ganun kaganda mag-hold pa rin ng Ethereum sa panahon ngayon. Alright, so yun nga lang, magiging challenge ay mataas na po ang value ni Ethereum ngayon. So ang isang Ethereum ay 57,000, so dapat may 57,000 ka para may isang Ethereum ka. Anyway, pwede ka naman bumili kahit mababa lang ang iyong kapital. No worry po guys, no, walang problema dyan. But guys, sa mga trader guys, no, sa mga trader, may advice, no, ay mas maganda guys sa mga trader, ulitin ko ha, na ang pagbili ng Ethereum, hintayin mong bumaba ang presyo. Kasi guys, no, hindi naman yan pataas lagi ng pataas.
check nyo po no, itong linggo lang yung price ni Ethereum ay umabot ng 63,000 pesos at bumaba guys ng 46,000 pesos. So imagine that, kung hinintay mong bumaba ang presyo niya, tapos nakabili ka rito, tapos ang price niya ngayon ay nasa 57,000 na naman, meaning ay tumubo ka na naman, no? So sa mga traders guys, no, napakaganda ng opportunity na kumita sa pagbabuy and sell po gamit si Ethereum. All you need to do guys ay syempre magbantay. Okay, magbantay, mag-check lagi ng presyo ni Ethereum gamit po itong ating price graph. Nang sa ganun ay yun nga, makabang tayo. Ulitin ko, pag mababa, bilhin. Pag mataas, ebenta. Alright, so para magkaroon kayo ng idea, gamit po si Abra Wallet, no, may kita nyo naman, naka-negative 3% po siya. Nagabi, negative 6% yan, no? Pag umabot ng negative 10%, ulitin ko ha, kapag umabot ng negative 10% po ang binaba niya, that is the time to buy. Ulitin ko ha, pag umabot ng negative 10%, that is the right time to buy ng Ethereum. Let's say umabot po ng 60,000 ngayon ang presyo ni Ethereum, tapos bumaba siya ng almost 10%, that is the time to buy guys. Alright? So ganun po ang pagbabantay ng presyo ng Ethereum. Nang sa ganun, pag tuba siya, tutubo ka. Pag bumalik ulit sa tamang presyo, tutubo ka. So I think, no, ayun yung pinakamagandang advice. Pag mababa ng negative 10%, buy po, tapos hintayin tumaas uli. Tapos pag tumaas, kumita ka, ibenta mo. Tapos pag bumaba uli, bilhin mo. Ganun lang guys, no, ganun po ang routine ng pagbibili po ng Ethereum. Nang sa ganun ay kumita po tayo. Alright, so the question, no, ay safe pa ba? Yes. Safe pa bang bumili? Pwede pa bang kumita pag bumili ng Ethereum? Yes, lalong-lalo sa mga trader. And if you want to hold guys, no, pabayaan mo lang yan. After 2021, no, let's see kung ano yung pwedeng mangyari. Prediction lang yun guys, no, disclaimer lang naman yun, prediction lang. So pwedeng mangyari, pwede ring hindi. So pero guys, no, mas mataas ang chance ang tumaas kasi ganun po ang price po ng mga crypto coins. Pataas talaga yun, lalong-lalo na sa panahon ngayon. And if you will check, no, ang Bitcoin nasa 1.7 million na isa. Imagine that. So this is the right time na mag-ipon na mag-ipon ng Ethereum guys, and hayaan lang yan. Hayaan lang yan lumaki, tumaas, tumubo. Ganun lang po ang pag-check, pagbabuy and sell po ng Ethereum sa panahon ngayon. Alright, so sana po, no, ay naintindihan natin. Nagkaroon tayo ng idea and nawa ay nakatulong po sa inyo, no, lalong-lalo na sa mga interesado po sa mga crypto coins. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na ito po yung pinaka-easiest way na kumita kaysa naman yung pera natin, no, nakatambak, naka-stack sa bangko o kaya nakatago sa mga alkansya nyo. Why not, no, na itry nyo ibili yan ng crypto coins? Just hold, no, then hintay mo siyang tumaas, then pag tumaas, pwede mo siya ibenta at pwede kang tumubo, guys, no? I could say, no, na napakaganda po ng opportunity, mas mataas ang chance na kumita talaga sa mga ganito. Kasi nataas talaga ang presyo ng mga crypto coins ngayon, like Ethereum nga, Bitcoin, XRP, madami po, TRX, yan po yung mga matataas po ang potential na tumaas ng tumaas talaga yung presyo kasi they are worldwide, ginagamit sila worldwide, most of them ay legal talaga na gamitin as payment transaction sa ibang bansa, no, sa mga bangko. Madami po ang pinagagamitan ng mga cryptocurrency. Kaya the more na mas marami ang user, the more na maraming bumibili, maraming nag-hold, ang presyo niya tumataas po ng tumataas. Kaya I suggest guys, no, pag-aralan nyo ang Ethereum, pag-aralan nyo ang crypto coins, no, do your diligence guys, no, gamitin nyo yung cellphone nyo, gamitin nyo yung Google, search nyo ang about cryptocurrency, about Ethereum, about Bitcoin, paano kumita dyan. Though there is a risk, no, pero ayun nga, kung magtsatsaga kayong mag-search, magtsatsaga kayong pag-aralan yan, ay possible talaga na kumita. Possible talaga na kumita sa pamamagitan ng mga crypto coins. Alright?
So, maraming rason. Kung babasahin nyo siya, talagang pwedeng tumaas ng 100,000 pesos ang Ethereum sa panahon ngayon. I mean, this 2021. Alright guys, so sa mga bago, no, ayun nga, gamit kayo ng Abra Wallet guys. Download nyo lang ito sa Google Play Store, then register kayo gamit ang inyong email or gamit ang inyong number. And maraming paraan para mag-cash in or lagyan po ng pera yung Abra. Pwede ko pong i-send po, no, yung link ng mga videos ko kung paano bumili po or paano lagyan ng laman itong Abra Wallet natin. Also, pwede kayong mag-download ng coins.ph kasi ito yung pinakamadaling paraan, no, para mag-trade talaga kasi maraming ways para mag-cash in po gamit po ang coins.ph. Pwede po kasi sa iba't iba, GCash, Paymaya, pwede sa bangko, pwede sa mga remittances like Palawan, Imlualier, pwede po mag-cash in dito sa coins.ph para sa mga bago, no. And gamitin niyo to guys, no, itong opportunity na ayun nga, kahit papaano ay kumita po tayo gamit po itong mga crypto coins ito or crypto currency. Yun lang guys ang gusto kong i-share. Maraming salamat po and God bless you.